talaga namang sobrang nakaka-proud at high moral tayong mga Pilipino ngayon dahil sa karangalang nakamit ni Pinoy gymnast Carlos Yulo. Dahil hindi lang isa kundi dalawang gold medal na ang nakuha niya para sa Pilipinas. Yan po ang tatalakayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Sama-sama tayo lahat sa pagbubunyi. Historic ang masasabi ko sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, hindi lamang ng isa, kundi ng dalawang gintong medalya. At hindi pa natatapos dyan sapagkat may tatlo pang atletang inaasahan tayo na maaaring magdala rin ng ginto sa atin. Andyan si Nesty Petesio at si Ira Villegas sa boxing at si siyempre si EJ Ubiena sa pole vault. So, baka hindi lang dalawang masungkit natin ngayon, baka lima pa. Alam mo, simula nang sumali ang Pilipinas sa Olympics, sa Summer Olympics, nagkaroon na tayo ng 16 medals. 8 bronze, 5 silver, at ngayon nga ay 3 gold. At makikita natin na kung titingnan mo yung mga events na kung saan tayo ay nanalo, makikita natin dito sa swimming, sa athletics, meron tayong weightlifting, at napakarami sa boxing. At ngayon nga, sa gymnastics. Pero kung susuriin natin itong ganito mga sporting events, parang hindi masyadong popular pag pag-uusapan natin sa Pilipinas na lagi natin tinututukan basketball. Minsan volleyball. So, siguro napapanahon na na bigyan natin ng pansin ang ganitong klase ng mga sports. Malaki ang naitutulong kapag suportado ng pamahalaan ang ating sports program. Alam mo, sa ibang bansa katulad sa Thailand, bagamat walang medalya pang natatanggap ang Thailand ngayon, sa Thailand, ang kanilang sports, kasama ng kanilang tourism, ang Ministry of Tourism and Sports nila, pinagsama nila ang tourismo at sports kasi ang treatment nila sa sports ay isang heritage. Sa Pilipinas, nakikita naman natin ngayon na may mga batas na, nilikha natin ang National Academy of Sports, meron tayong mga pabuya na isinabatas para ibigay sa mga nanalo. Si Carlos Yulo ay makakatanggap ng 20 million po, 10 million yata, I'm not sure, marami, may libreng bahay pa, you know. But we have to really move on from this. We move forward with a resolve na mas lalo pa nating palakasin ang ating athletic programs mula sa pagkabata. Ang daming Carlos Yulo dyan, ang daming Nesty Petesio at Ira Villegas at EJ Ubiena at Heidelin Diaz, ang dami-dami dyan na kailangan nating tulungan, kailangan nating suportahan. Alam naman natin na naging kwento ni Carlos Yulo. Hindi naman siya galing sa isang mayamang pamilya, taga Leverises sa Maynila. Ngunit siya nagsipag, nagpunyagi. So mas lalong gagana yan, gaganahan tayo kapag may suporta ang gobyerno. Siguro, ito ay, you know, hudyat na talagang napapanahon ng kailang palakasin natin na suporta natin sa sports. Gawin na natin formal program yan, elementary, you know, talagang tayo ay, at tutukan natin yung mga sports na talagang tayo ay meron ng history na tayo ay nananalo. Kasi alam mo, nung ewan ko, walang Pilipinong hindi pangilabutan nung narinig nating tinugtog ang ating pampanasang awit. 2 beses pa. Siguro sa masusunod na araw, baka madagdagan pa yan. So, fingers crossed. Yan lamang ang Punto de Vista ngayong araw na to. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. At maraming salamat din po, Professor Contreras.